Okay. So, hindi masyado nakasentro. Kaya, ang next na gagawin ay i-adjust dito sa windage at saka sa elevation. Bago ipagpatuloy ating video, shoutout muna sa tropa ng 21st Scout Ranger Company, mga mahusay na manunudla ng 1st Scout Ranger Regiment. Magandang hapon mga katropa, meron tayong bagong i-evaluate na barrel at saka scope ngayon. Kung matatandaan ninyo sa mga nagdaang mga buwan, ay nag-evaluate ako ng Taurus T4. Ito yung barrel na yun, pinahiram lang sa akin, at napatunayan natin na pwede ang Taurus T4 para sa Philippine Army. Ngayon naman, ang ating subukan ay kung pwede ba ang Taurus T4 para sa role nito as designated marksman. Sa marksmanship training ng Philippine Army ay mayroong dalawang specialized na training. Ang isa ay ang designated marksman's course at ang pangalawa ay ang scout sniper course. Alam na ninyo ano yung mga scout snipers, no? Kayang magpatama hanggang 1,000 meters. At ang designated marksman ay yung palagitnaan nun. Ang basic marksman ay dapat makapagpatama hanggang 250 meters. At yung 250 hanggang 500 meters ay saklaw naman ng designated marksman. Sila ay organic ng infantry squad o kaya sa SR team organization, member sila ng 7-man team. At ang barrel nila ay ang designated marksman's rifle. Yun ay isang assault rifle fitted with a sniper scope. Ito yan. Pero ang kakaibahan lamang ay mag-maneuver sila kasama ang kanilang mga teammates or squad mates. At dahil doon, kailangan mababa ang power ng scope. At andito sa ating harapan ngayon, ayan, ang Tango 6T126. Ang kanyang power, no? 1 hanggang 6 power by 24mm. And kung ilagay mo ito sa low power, ay saktong-sakto ang field of view, madali mong makita ang target, kahit na shooting on the move, ay kaya mong gagawin. Kaya, kilalanin natin ang Tango 6, at alamin natin kung pwede ba ito sa designated marksman's role. Ilagay natin sa ordinaryo na M4, in this case ay T4 rifle. So ipakilala ko sa inyo ang Tango 6. So ang 6-hour Tango 6 ay binubuo ng sumusunod na mga parts. Punta tayo dito sa letter A. Ang letter A, ito yon. Yan ang tinatawag na objective lens. Letter B, yan ang main tube. Ang letter C ay ang battery cap. Kung buksan mo yan, makikita mo yung battery na siyang power para doon sa illuminated reticle. Letter D, illumination lock ring. Kung hihilain mo yan, pwede mo siyang maikot. Diyon mo ma-determine ang brightness ng kanyang reticle. Depende sa illumination. Kung araw ka puputok or gabi ka puputok, doon mo isiset ano dapat ang kanyang brightness. Letter E, magnification power selector ring. Diyan mo iikutin kung ano ang power na power setting ang gagamitin mo for a particular distance. Letter F, diopter adjustment ring. G, ocular lens. H, mounting reference line. Diyan ang iyong palatandaan kung tama ang iyong pagka-mount with respect doon sa pwesto ng scope ring. I, elevation turret. Kung tanggalin mo yung cap diyan ay makikita mo at pwede mong ikutin ang elevation turret for different distances ay pwede mong i-adjust ang cam ups para parati kang dead on. G, windage turret. Tanggalin mo yung cap, makikita mo rin yung turret na pang-adjust left or right sa iyong scope. K, magnification throw lever. Yan ang hawakan mo para mas madali ang pag-ikot ng power setting.
ayan, nakilala nyo na ang ating Tango 6T sniper scope na ating inilagay dito sa ating T4. Right, Lika, i-zero natin. Ang una kong gagawin ay tanggalan ko ng cap yung both elevation and mid range. At titingnan ko ngayon kung nakaset pa. Dapat 0-0, 0-0. Ang next kong gagawin ay ilagay ko siya sa 1. Yung power niya ay sa 1 magnification. Okay, 1x. Dahil bagong installed ang ating scope, ang una natin gagawin ay yung bore sight. Titingnan natin kung naka-aim ba doon sa center ng target ang ating scope with respect sa bore sight. Tingnan natin, ha? Diyan. Tanggalin natin, i-remove natin. I-separate mo yung upper at lower. Next, tanggalin natin yung bolt. So ngayon, ibig sabihin, makikita mo yung butas. Ngayon, kung silipin ko yung bore at silipin ko rin sa taas, dapat nakaumang sila sa same diretso. Okay. Ang una kong gagawin ay i-aim ang aking bore doon sa center ng target. Yan. Yan na. Center sa target. Yan. Ngayon, sisilip ako sa taas. Titingnan ko kung naka-aim ang aking scope sa same size picture. Ala. Okay. So hindi masyadong nakasentro, kaya ang next na gawin ay i-adjust dito sa windage at saka sa elevation para mag-center-center. Then kapag nagawa mo na 'yon, bago mo start photo. Then ang gagawin natin ay dapat kumalapit muna, ha? Gagawin mo to sa around 50 meters. Okay? 25 meters, 50 meters. Okay lang. No? Dito. Silip dito. Okay. Tapos, dalhin mo yung scope kung nasa right, in left mo. Ibig sabihin, dito yun, ina-adjust windage. Okay? Left, right. Ang ating elevation turret at saka windage turret ay may value ang click na 0.2 milliradian. Ang ibig sabihin yan, 1 milliradian is 4 inches at 100 meters. Yung isang click niya, ang value is 4 inches. So kung 0.2 milliradian, ang bawat click mo ay 0.8 inch sa 100 meters. Yan ang sabihin na. So dapat maintindihan natin yung mga values na yan. Otherwise, hula-hula ang gagawin mo, maraming maumos na bala. Okay, so kailangan may solid understanding tayo about milliradian and its value at various distances na i-translate natin to clicks, and dapat may solid understanding na tayo dun sa concept ng minute by angle. It's an angular measurement that is equal to 1.14 inches at 100 meters. MOA, milliradian. Dapat maintindihan natin yan. Okay? So ngayon, natapos na natin i-adjust ang ating scope with respect doon sa kanyang bore sight picture. Kahit araw, pwede mo siyang gamitan ng illuminated reticle. Pero sa akin ay prefer na wala na lang. Yung
dito ko nag-aim, ang tama niya ayan dito. So dito, estimate ko lang ha. Sa ruler, 12. Ang estimate ko 16 inches down. Ang right niya around 3 inches right. Okay, so dito ko nag-aim, yan ang tama, layo, di ba? So kailangan ay point of aim, point of impact. Initial 50 meters yun. Kaya yung nakita natin na around 16 inches ay gawin natin 30 inches. Tama? Kasi nasa 50 meters yun. Malapit maliit ang value dito. So ito yung papunta sa up. Ngayon, pa-down natin. So kung 16 inches, so ibig sabihin, ito, i-down ko papunta doon. 1 milliradian yan. So ibig sabihin, naka-down na tayo ng 2 inches. Naka-down na tayo ng 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nag-down ako ng 16 inches ha. Dapat mag-move to down 16 inches. Ngayon, dito naman tayo. Ito yung pa-right. Papunta dyan. Yan, right. Kung mag-click ako ng 5 clicks, ilagay ko lang sa next na number. Yan ang 1 milliradian. 1 milliradian, 2 inches. Another milliradian, 4 inches. Okay? So, I expect na ang tama natin papasok na doon sa ring, more or less, malapit na doon sa P. Okay? Hindi exact kasi wala akong ruler. Estimate lang. Okay? So, putok tayo. Nakapagod nito, napakalus na ganito, lalo na kung ikaw mismo ang nagbigay ng target. Mabuti na lang dito, maraming musang. Mabait yung musang, tinulungan ako para mas madali. So, tingnan natin, ang target ay pinapalapit natin sa aming position para mas ma-analyze natin. Tingnan nyo. So, in-adjust ko, di ba? Tingnan mo yung next na tama ko. Andito na siya. Yan. So, nasubrahan lang ako sa right. So, ibabalik kayo yung right. So, tamang-tama lang siya, oh. Kunti lang yung ano ko. Sabi ko papasok sa ring, which is correct. Pumasok na siya sa ring 5. Yan. Pero gusto ko pasok dito sa mismong letter B. So dito, mas madali ko nang makita ang adjustment. Tignan nyo. This is around 3 inches papunta dyan. At mag 2 inches ako papunta dyan para mapasok ko na sa letter B. Yun ang susunod na target ni Ranger C. Ah, yan naman. Tapropa. Panoorin nyo ang next mong gawin. I-adjust ko para sumintro dito. Hitting right 3 inches, so ipa-left ko siya. Diba? Yan ang 2 inches. Yan! Dapat nag-left na siya, no? Yan ang left. Sa elevation, kailangan natin mag-up. Around 2 inches. So, pupunta tayo sa up, pa ganun yun. Tandaan niyo, nasa 50 meters tayo. Ang value ng 1 milliradian is only 2 inches. Dito mo. Yan! Nag-up tayo. So, I expect na sa next na putok ko, papasok siya sa ring B. Okay? So, I hope you follow my instructions para kung meron kayong scope na ganyan, madali mo yung gagawin, diba? Basta katropa, tinutuwa natin. Thank you. Yun! The moment of truth. At saka tandaan ninyo, dapat consistent. Yung eye relief, ayon sa Tango 6T user manual, ang eye relief or distance from your eye towards the objective lens is 3.8 inches. Pero para sa akin, around 3.5. No? 3.5. So, makikita mo naman kung tama ang iyong ginagawa dahil walang shadow sa gilid. Dapat walang shadow.
Sis! At isa sa siguraduhin ninyo ha, tama ang pagka-install ng ating scope. Hindi gumagalaw. Walang alibay sa baril. Walang problema sa baril, walang problema sa bala. Para hindi mabuang ang pag-analyze ninyo sa inyo. Shots! Tingnan niyo. Galing tayo dito. Nag-adjust tayo right. Nag-adjust tayo ng pababa. Dito ang tama. Ngayon, andito na sa gitna. Ayan. Ngayon, naintindihan nyo na paano magamit ng scope. Ang ating Lango 6 ay naisentro natin sa layong 50 meters. Pupunta tayo ngayon sa 100 meters. I expect na mababago yan. Pero hindi yan lalayo yan. Okay? So, pupuntahan natin sa 100 meters ngayon. Just to prove that our T4, Taurus rifle T4 can be employed as a designated marksman. So nag-start din sa 50 meters. Ngayon po dati sa 100 meters, sunod sa 200 meters, then later on doon tayo sa 300 meters. Dahil meron tayong bullet drop compensators that can be used as the aiming device for a particular distance. So yun ang gagamitin mo na reference. Makikita nyo, panoorin nyo nga yung itsura na yung sinasabi ko, yung horseshoe reticle na yan na may magagamit na distances for 200, 300, 500 hanggang actually 800 meters. But ang ating triple 556 ay hindi yan basta-basta makaabot sa malayo. Ha? So hanggang 500 lang, yun ang ating purpose sa designated marksman rifle. Okay, panoorin natin, 100 meters. Ang ating Tango 60 scope ay dapat may zero sa layo na 100 meters. Ang purpose ng pag-zero natin sa mas malapit para madali nating matrack yung ammunition. Dahil nakita natin kanina ay sobrang high hitting. Ngayon, we are now back to 100 meters. If we will use the same aiming point, then it is expected that the hits would not be the same. No? Kung saan yung shot group, the location of the shot group would not be the same because of the effect of gravity. At a particular distance, dahan-dahan humihina ang velocity ng bala at ang effect ng drag ng air, no, ay hihilain niya pababa ang bala. Okay? Ang tawag doon, bullet drop. 100 meters tayo, ha? Ayan! 3 rounds, shot group, and you will see that here. Okay. So nakita niyo, pinacenter ko lang dito sa bandang bunga nga. Andito lang din banda ang tama, di ba? Yung isa mataas lang. Oh. So, pwede, di ba?